Hi everyone, I'm carl.mander and you are in my channel. So in this video, pag-usapan natin kung paano magtanggal or paalisin yung mga peste sa mga halaman natin like cacti and succulents. So una na dyan yung mealybugs. So yung mealybugs, ito yon. So it is parang cotton na squishy. So pag may nakita kayong white na parang bulak sa halaman, yung mealybugs yun. And sa Facebook, lagi siyang pinapangalan ng aphids. No, it's not aphids. It is mealybugs. So yung mealybugs pwede maging present in both cacti and succulents. Sa cactus, madali lang hanapin kasi nasa paligid lang siya. Pero mahirap siyang hanapin sa mga succulents kasi it tend to stay sa mga singit-singit ng succulents. So kapag nagtatanggal ka ng mealybugs or nag-search ka for mealybugs, kailangan pang hanapin yan sa sulok. So ang ginagawa ko kapag konti lang yung mealybugs is I use toothpick. So ito. So I am carl.mander from the inside kasi pumasok ako. Basta yan yun. So i-demonstrate ko yung technique, or hindi naman technique, parang ito yung pinaka-effective sa pagkuha ng mealybugs gamit yung toothpick. So for example, this is the mealybug, then yung kamay ko yung toothpick. So yung pinaka-effective way na pagkuha is tusukin siya sa middle. Yan, tusok talaga. Kasi in that way, makukuha mo siya kaagad. Eh, kasi yung mealybugs, sensitive sila. So for example, nagalaw mo lang siya ng ganon or ganon, mahulog na siya kaagad and pupunta na siya sa lupa, which is mahihirapan ka na kunin siya. So ganun ako magtanggal ng mealybugs kapag konti pa lang. Eh paano naman kung marami na? So bago tayo lumabas ulit, ituturo ko na rin yung mixture na ginagamit ko patanggal ng mealybugs. So ang ginagamit ko is mild dishwashing liquid solution. So i-set natin yung name na yun. So pag sinabing dishwashing liquid, syempre dishwashing liquid. Ito, so dishwashing liquid to. Then pag sinabing solution, it is a mixture na automatically may water na kaagad. So kung sinabi natin, ano ba? So pag sinabi natin alcohol solution, so it is alcohol plus water mixture. So dito, dishwashing liquid mixture. Pero meron siyang mild sa una. So ibig sabihin, konti lang yung ilalagay natin dishwashing liquid. So for example, ito yung water. Then, yan. Yan. Pwede na ito. Well, actually, parang nasobrahan. So, dagdagan natin ng tubig. Then, ito siya. Mild. So, sa pag-apply nun, merong possible na tatlong reaction na pwede mangyari. So, una is yung wala lang, matanggal lang yung mealybugs. Second is ma-chemical burns yung leaf ng succulents mo or yung body ng cactus. So ano ba yung chemical burn? So parang sunburn lang siya due to chemicals. Then ano pa ba? Pwedeng magsilaglag yung leaf ng succulents mo. So yun yung dahilan kung bakit kailangan mild lang. And para maiwasan natin yung chemical burn and sunburn, mas magandang mag-apply ng pagpalubog ng araw or gabi. Kasi by that, hindi siya masisikat ng araw, so walang burn na mangyayari. Balik na tayo sa taas. Sa taas. Labas na tayo. Hindi doon nagtatapos yung pagkuha mo ng mealybugs. So sa pagkuha mo ng mealybugs, kailangan mo siyang patayin. So pwede mo siyang tirisin, napakan. And so kailangan pa rin i-check yung whole plant and yung mga katabi niyang halaman. Kasi pwede nagsilipat-lipat na sila. At kapag marami na yung mealybugs, nilalagay ko yung solution na ginawa natin dito. So, in-spray ko lang siya gamit dito. So, may dalawang settings to. Wait. So, may dalawang settings kasi to. So, yung settings na pang i-spray mo is yung diretso lang. And, make sure na sa pag-spray mo is matatanggal yung mga mealybugs. So, ganyan. Kita mo ba? Yun. Malakas. Then, yung next na peste is the scales. So, tinawag silang scales kasi mukha talaga silang kaliskis. So, ito yung mga scales. So, scales are insects. So, ginagawa ko is toothpick lang din, manual. So, yun.
Then make sure na hindi sila mahulog sa lupa ng halaman nyo dahil babalik lang sila. Ayan. So yung scales madalas na matagpuan sa mga cactus. Hindi pa ako naka-experience ng scales sa succulents. Pero yung sa part sa cactus naman, madalas nilang puntirihin yung mga columnar types and yung mga opuntias, yung mga bunny ears, ganun. Yung scales, unlike sa mealybugs, they are aggressive. So pag may nakita kayong scales, tanggalin nyo na kagad kasi ilang araw lang, panigurado, puno na ng scales yung halaman ninyo. So kapag ganun, ginagamit ko yung same solution, mild liquid soap solution, ay, mali. Mild dishwashing liquid solution, so ganito. Pero hindi siya nilalagay sa pag-spray. Ginagawa ko ganito. So sinasaw-saw ko yung toothbrush. Siyempre yung toothbrush dapat hindi na siya ginagamit. So yan. Ganito. Yung pinangbabrush ko. So wait lang. So as of now, ang daming scales sa mga opuntias ko. So wait lang ha. Tatanggal lang tayo ng scales. So ganito yung severe case ng ang tawag dito, scales. Yun nga kung bakit kailangan nating halagad alisin kapag may nakita tayong scales kasi mabilis silang dumami. And yung scar na madudulot ng scale is hindi na matatanggal. So magko-cork na lang yan. So ganun lang, paulan na. So gaya lang ng sa mealybug, so mas magandang mag-apply ng ganito kapag palubog na yung araw para maiwas na din yung sunburns. Yeah, sunburn, chemical burn. So the thing with this mealybugs and scales, hindi mo sila matatanggal ng isang session lang. So kapag tinrate mo sila today, automatic PUM na sila or plants under monitoring. So nakakatawa pero totoo yun. So mga susunod na araw is mag-observe ka, observe mo sila kung meron pa. Kung konti na lang, pwede na lang yung manual way using toothpick, and pwede na kung madami, apply ka ulit nito. Then what to expect kapag in-apply natin sila nito? So pwedeng yun nga magka-reaction gaya ng ma-fall yung leaves, chemical burns, corking. So yung bago magamit ng alcohol, which is okay naman pero parang mas mahal kasi yun, kasi alcohol yun. So mas mahal yung alcohol sa dishwashing liquid. So ngayon, proceed naman tayo sa mga indicator insects. Indicator insects kasi ito yung mga insekto na kapag nakita mo sa mga halaman mo is kakabahan ka na. Kasi panigurado may mga peste dyan. So unang-una is the ladybug. Kapag nakita mo yan, inspect your plants kung may scales. So kapag may ladybug, panigurado may scales. Kasi somehow, nakakatulong sila kasi sila yung kumakain ng scales. Pero hindi nila naubos totally yung scales. Kaya you need to treat it with the solution. Second is ants. So yung ants, kapag nasa plant natin, nadadamage nila is yung soil mismo kasi pinamamayan nila, diba? Pero kapag may ants, look for mealybugs. So unlike sa scales and ladybugs, so yung ants and mealybug, meron silang mutual relationship or nagtutulungan sila. So yung ants, pwede natin siyang i-consider as indirect pests kasi tinutulungan niya yung mealybugs. So paano niya ba siya tinutulungan? So yung ants kasi are like farmers. And farmers have cows, di ba? So yung ants as a farmer, yung cow niya is mealybugs. Oh, di ba? So yung mealybugs kasi, nagsisecrete yan ng liquid which is tinatawag nating honey juice. Yun yung parang milk nila na harvest ng ants. So dahil nga, nagbe-benefit yung ants sa mga mealybugs, ginagawa nila is pina-farm nila, inaalagaan nila. Nag-wonder ba kayo kung bakit parang ang bilis maglipat-lipat ng mga mealybugs? Yun is because of ants. So they tend to lipat yung mga tawag dito, mealybugs. So for example, di ba mayroong mealybugs dito. So kung yung ants is tumitira malapit dito or pwedeng dito mismo, so ang gagawin nila is ililipat-lipat nila dito sa lahat. So parang gagawa sila ng maraming milking station. So ganun. So gets nyo ba? Parang gulo, no? Pero
solusyonan muna natin kung paano natin may iwasan yung mga ants. So me personally, I haven't tried the chemicals or powders nilalagay. Pero sabi nila, pwede daw yung cinnamon, starkelgy, and diatomaceous earth. I'm not sure. Pero kung wala kayong ganun, may way kung paano natin sila maiwasan. So, yung way is, kilalanin natin yung mga langgam. Sabi nga nila, keep your friends close, but keep your enemies closer. O, diba? Yun yan, yun. So, yung ants kasi, gusto nila sa mga moist na lupa. So, kagaya ng mga pots natin. Kaya, madalas pinamamaya nila yung mga pots, diba? Kasi doon nila nilalagay yung mga larvas and eggs nila. So, kung may ants sa mga pots mo, it's best na repot na lang. Then, tapon yung lupa, bagong lupa. Pero, kung walang ants sa mga halaman mo, at may nakita kang ant na gumagala-gala, it's best na patayin mo na yun. Kasi, ants live in colonies. So, kapag puno na yung space nila or dry na yung space nila, nagsisend sila ng mga sugo or representatives. Yung mga representatives na yun, sila yung may duties na maghanap ng bagong home. So kapag may nakita kang isa, patayin mo na yun. Then, yun. Ang tendency kapag hinayaan mo yung nakita mong isang langgam na nagumagala sa mga halaman mo, in a day or two, panigurado, may mga ants na sa mga pots mo. So kapag nakita mo yun, patayin mo na siya agad. Then, look sa surroundings ng then look sa surroundings kung may malapit na ant colony. Yun. Does it make sense? Nagigets mo ba? Kasi yun lang yung ginagawa ko this full time. Yun, working naman. Magtaka kayo kung bakit ko alam yung mga ganito. So, natutunan ko to sa Ants Canada YouTube channel ni Sir Mikey Bustos. So, lagi ako nanonood dun. Hindi para sa mga ants, kundi para malaman yung traits nila. And, ayun, nagagamit ko naman. So, isa pa sa mga peste daw dito sa Philippines, talamak na nangyayari. Yung ang tawag dito, aso, pusa, daga, manok. O diba, nakumpleto na yung old McDonald had a farm. Yayayo. So believe me, naranasan ko din yun dati. Sa mga ganun, walang chemicals na makakapagpaalis sa kanila. Wala talaga. So ang gagawin na lang natin, it's either maglagay kayo ng fencing para hindi nila mapuntahan, or ilipat nyo sila sa ibang pwesto. So, kagaya sa akin, nandito sila sa bubungan. Well, hindi naman lahat ng alaman ko nandito sa bubungan. So, dito, kahit paano, hindi sila nakakapunta. So, isa pang trick na pwede natin gawin sa mga ganun is, kung yung lalagyan natin, so for example, ito, wait lang, lipat ko yung camera. So, for example, ganito yung lalagyan nyo, yung lagayan nyo. So, ganyan. So, maglagay kayo dito, or dito. Huwag dyan. Kasi pag natamaan sila, agad silang matutumba, diba? So, ganun yung naisip kong trick dati kasi, believe me, araw-araw nangyayari sa akin yun. Araw-araw nagre-report ako dahil natatamaan sila ng mga pusa. Which is, very anong tawag dito? Nakaka-down yun. Kung araw-araw nagre-report ka na lang dahil dun, paulit-ulit na lang. So, sa lagayan nyo, make sure na it is wide enough para kung matamaan man sila, minimal lang yung damage na magagawa niya sa mga halaman ninyo. So, ganito. Kwentuhan muna tayo. Tumapit ako yun. So, in this hobby sa pag-aalaman, gusto ko lang malaman ninyo, alam ko naman alam nyo tayo, hindi lang kayo nagigising, na tayo, humans, yung mag-a-adjust. Kasi tayo yung may kakayahan na makapag-isip ng mga complex ideas. Tayo yung may kakayahan na mag-adjust, hindi yung aso, hindi yung pusa, hindi yung manok, hindi yung daga. So yun, sana naliwanagan naman kayo. And sana nakatulong ako. Hindi ko kayo pinapagalitan na hindi ako nagagalit. Nag-explain lang ako sa way na kaya ko. Naging annoying na siya, lalo na sa Facebook. Paulit-ulit na lang yung gusto nilang magdilaw na tinola ng manok. Gusto daw nilang mag-shopaw ng pusa. Don't be cruel. Diba? Dahil na lang yung mag-adjust, yun na lang siguro. So, yes, yun lang for this video. Shout out pala kay Jan Harold Isip. Don't forget to like our page at carl.mander TV. And if you like this video at kung paano natulungan ko kayo, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you. See you again soon. So, I've been wondering kung okay lang ba na palitan natin yung YouTube channel name natin. So, parang more on, tawag dito, cactus and succulents related.
So kung may ideas kayo kung anong pwedeng gawin nating channel name, just comment it down below. Thank you.